na tayong toothbrush holder. Yan. Maganda ang ating toothbrush holder. Stainless. Hindi siya kakalawangin. Welcome back mga boss. Share ko na sa inyo itong gagawin natin na stainless holder ng toothbrush. Kung nakikita nyo, meron tayong mga stainless dito. So ito, bali, ginupit ko na kanina at nilagay natin ng hulma. Yan, nilagay natin ng design para maganda siyang tingnan. Tapos ito naman, ito yung gagamitin natin na pinaka-divider. Yan, i-blend ko na siya ng ganun. Yan. Bali, ang sukat nga pala nito. Yan, 2 inches. Yung baba niya, nakaganan yan, paganan. Tapos yung ibabaw niya, 2 inches din. Yan. Tapos yung gilid, 2 inches. Tapos yung soup, naglagay tayo ng pasobra sa gilid para meron tayong pagre-ribitan. Didikit natin yan mamaya dyan. Yan. 1/2 inches. Tapos ito, ginawa ko dito, yan, nag-design tayo dyan. Ang pinataas niya ay 11.5 inches. Tapos dito naman sa baba, 7.5 inches. Tapos ito, ang sukat niya, ito yung gagamitin natin sa cover. Bali, sukat niyan 8.5 inches. Sa baba 5 inches. Tapos yung gilid niyan 2 inches din. Pare-pares lang siya. Yan, 2 inches, 2 inches. Tapos yung gilid niya 1.5 inches din, 1/2 inches. Yan, naglagay tayo pa sobra. Yan, i-bend ko na yan kanina. Yan. Ganyan lang pagbe-bend yan. Yan, ganyan. Para may design. Tapos yung ilalim, nilagyan ko ng mga butas. Para pag may maglagay tayo ng toothbrush, yung tubig niya, hindi siya titining sa loob. Bababa siya. Lalaglag yung tubig. Bali, yung mga stainless na to, mga strap lang natin to sa mga ginagawa natin project. Para hindi naman masayang, gawin na lang natin na toothbrush holder. Stainless na mga boss. Assemble natin mga boss. Ito, itong divider natin, lalagyan natin yan dito. Bali, yung ilalim niya, pantay. Tapos dito sa ibabaw, yung ginawa ko, nilagyan ko lang kunting design. Yan. Yan, pag ganyan na yung position yan. Bali, binutasan ko nga pala yan ng 532. Yan, dito sa gitna. Dito ko siya pinosisyon para sa divider natin. 532 yung butas natin. Gumawa tayo ng drill bit. Tapos yung gagamit natin na blind rivet, 532 rin. Yan. Sa pagbubutas nyo yan, bago nyo butasan, tansya nyo muna itong cover. Yan, yung cover. Yan, pa ganyan. Dapat yung divider natin, pantay siya sa ilalim. Yan, tapos naka-center sa gitna. Tapos yan. Pagka okay na kayo, butasan nyo ng 532, tapos i-rivet nyo. Yan, rivet natin. Tapos pag re-rivet nyan, dapat sa likod. Yan, dito. Dito sa likod. Yan. Para pantay sa likod yung rivet nya. Hindi siya bubukol. Kasi pagpaganto sa kabila, yung magiging rivet nya, nalisiba sa likod, bubukol siya. Pag ilapad nyo sa pader, di siya pantay. Bubukol. Angat. Kaya dapat sa likod. Yan, sa likod tayo magre-ribbit. Yan, na-ribbit natin. Yan, ribbit natin yan. Isa muna. Yan, okay na. Yung kabila naman, ribbit din natin. Yan, tama lang natin yung sa butas. Yan, sribit natin. So, ayos na. Yan, nandito na punta yung kanyang yung pagtumiklop yung ribit natin. Yan.
sa likod, pantay siya. Pantay. Para paglapat natin. Tapos dito naman sa cover niya, yan. Yan. Pinutasan din natin yan. 532 rin ang butas. Yan. Ang gagawin naman natin dyan, hindi natin re-rebit. Ang gagawin natin, ipapans natin. To, gamit natin to. Ipapans natin yan. Bali, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin to. To. Kalagay natin yan, tapos ipapans na lang natin. Kasi pagka na-rebit natin yan, ganito magiging itsura niya. Pagka rebit, magkakamero siya ng ganyan. Pangit naman tingnan kung nasa labas. Ano mga boss? Kaya gagawin natin, ipans na lang natin. Ito gagawin nyo. Itong blind rebit na to, tanggalin nyo yung bakal niya. Itong pinakabakal. Yan. Tanggalin natin yan. Ganyan lang pagtanggal niyan. Yan, tanggal na. Yan. To. Yan ang gagawin natin. Gagawin natin. Yan, bali pagkakabit ito, ganito lang gagawin natin. Lalagay natin to dito. Dito. Yan, pag ganyan ang posisyon niya. Tapos, pupukpukan natin lang natin to. Para mag-lock siya. Ipapans natin. Huwag yung babalik ka rin kasi pangit pagka ano. Dapat ito yung maganda, yung pantay. Para presentable naman yung ating gagawin na ano. Hindi pangit tingnan yung pinaka-rebit niya. Yan. Huwag pa ganyan kasi dito po mapupunta yung pinaka-punch niya. Pangit tingnan. Bali, putulin nyo ito ng konti. Yan, putulin lang para hindi masyado mahaba. Yan. Tapos pantayin nyo. Tapos ilagay nyo rito sa pinutasan natin na 532. Yan, yung ating blind rebit. Lagay nyo dyan. Yan, nakikita nyo sa likod. Papans natin yan, pupukpukin natin para mag-lock. So yan, ilagay natin dyan. Yan. Tapos kukuha tayo ng gantong bakal na pupukpukin natin. Yan, lalagay natin siya dyan. Yan. Tapos itong ano ito, sasandal natin doon, tutukod natin. Tapos itong sobra na ito, yan, pupukpukin natin para mag-punch siya. Yan. Pupukpukin nyo lang yan. Yan. Kung makikita nyo, nakalock na siya. Lock na. Kung nalang sa likod, pantay. Maganda. Yan. Tapos dito, ganyan din ang gagawin natin. Gagawa tayo ng ganito. Tatanggalin natin lahat yan. Yung mga kakabit natin dito. Tapos papans natin. Yan, bali sa dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Yan, gawa tayo. Ito yung mga blind rebit. Tanggalin natin yung kanyang bakal. Kunin lang natin to. So yan, natanggal ko na yung bakal nung kailangan natin na walang ganito piraso. Ang gagawin naman natin, putulan natin ng konti. Katulad ng ginawa natin doon kanina doon sa anong yun. Putulan natin para hindi masyado mahaba. Yan, putulan natin. So yan, naputulan na natin. Yan, kapit natin. Pan-straight natin. So na ginawa natin. Yan, ganyan lang ulit. Lagay natin dyan. Tapos ibabaykad natin to. Tuot ulit natin dito.
natin. Yung ganyan lang lahat. Hanggang malalagay natin lahat. Yan. Tutuyin na natin. Lagay natin ng punch. So yun mga boss, ayos na. Nalagyan natin ng mga punch yung ating ano. So yan, okay na. Meron na tayong toothbrush holder. Yan. Maganda ang ating toothbrush holder. Stainless. Hindi siya kakalawangin. Kabit natin siya dun sa lagayan niya. Didikit na lang natin sa pader. Yan. Yan mga boss, naikabit na natin yung ating toothbrush holder na stainless. Bali, binutasan ko siya. Tapos ang ginawa ko na lang, sabit na lang siya. Yan. Yan. Maganda. Pakilabangan natin yung ating mga strap na sheet stainless. Ganda ng ating toothbrush holder na mga boss. So yun mga boss, sana nagustuhan nyo ang ginawa natin ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing may i-upload tayo ng panibagong video.